Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. For this video mga kapatid, pag-uusapan po natin kung pwede bang pagsamahin ang sisiw ng manok at pabo sa ating mga brooder pin o sa mga kulungan ng sisiw. Yan po ang madalas na tanong doon sa ating group chat. Pwede bang isama ang sisiw ng manok at pabo sa isang brooder pin? Yan. Yan po ang ating tatalakay ngayon. Ito po, samahan niyo po ako. Here we go. Let's go! So ngayon, sasagutin po natin ang tanong na yan kung pwede bang isama ang manok at pabo sa mga brooder pin natin. Ipapakita ko po sa inyo ang una ko pong mga sisiw. Yan. Ay, nakikita niyo mga kapatid, mayroon po yung 5 pabo at 2 manok. At yung mga sisiw na yan mga kapatid, sinubukan ko po na hindi lagyan ng ilaw. Yung pabo na yan, magtatatlong araw na yan. At yung 2 manok, kaninang umaga pa lang yan, inilagay dyan, isinama ko po sa mga pabo. Ayan. At ang pangalawa ko pong sisiw, ito. Yan, kung nakikita nyo, mayroon po yung 10 pabo at 6 na manok. Yan. Magkasabay lang po yan sila. At dito naman sa pangatlong batch ng mga sisiw ko, yan. Talagang saksak sinagol po yan. May 2 pabo, 1 gansa, 1 guinea fowl, at 13 manok. Yan po sila. At ang isang manok dyan, yung kulay maitim na malaki na ng kunti, black astrolope po yan. Yan. 1 guinea fowl, black astrolope, at saka gansa. Si Ula po ang ating ipapangalan sa unang gansa na yan. Yan po ang ibigay na pangalan ng ating isang kapatid nung nagtanong ako sa aking mga previous vlog kung anong ipapangalan. Papangalanan lang natin yung una kasi yan po ang pinakaunang sisiw na nahawakan ko sa gansa mga kapatid. At ito naman ang aking pang-apat na batch mga kapatid. Yan kung nakikita nyo. Yan po. At sa batch na ito mga kapatid, kung nakikita nyo po yan, wala na po yung kasamang manok. Kasi sa batch na yan mga kapatid, ito po, ipapakita ko po sa inyo. Yan ang mga manok na kasama nila. Talagang madami pong damage sa likod. Yan, nagkasugat-sugat po. Kaya iwinalay ko po. At ang susunod naman natin na ipapakita, ito po yung last na batch ng aking mga sisiw na nandito sa aking range yan. Yan, nilagay ko po yan sa isang kulungan. Kumbaga, hindi ko muna isinama dito sa aking pinaka range talaga. Kumbaga, nilagyan ko ng division para doon sila. Kasi sa ganito nakaraming mga pabo mga kapatid, yung nakikita nyo sa likod, ganyan na po. Kapag isinama natin yung ganyan pakaliit, kumbaga, pero yan, hindi pa po talaga yan dapat isama dito. Kasi hindi pa yan umabot ng 90 days. Madalas po, nagpapakawala po ako, isinasama ko dito, nasa 90 days na po, o 3 buwan. Kaya lang, nakikita ko po mga kapatid, kapag ganito nakarami sila, talagang bihado po sila. Pagdating sa pagkain, talo po sila mga kapatid. Kumbaga, malaki po ang lugi nila talaga mga kapatid. Lugi po sila sa pag-aagawa ng pagkain. Lalo na pag nagsalubong sila sa akin ng may dala akong pagkain. Kasi pag may dala tayong pagkain, yung mga pabo na yan, yung alaga ko, sasalubong yan sa akin. At pag nagkataon po na nauna yung maliit, maapakan po. Posible po pong ikamatay. Kumbaga, ma-i-stampid po mga kapatid. So, yan po mga kapatid na ipakita ko po sa inyo. Mostly, o madalas sa aking pabo talagang may kasama pong mga manok. Pero sa realidad mga kapatid, ang gusto ko pong ipaabot sa inyo patungkol po sa vlog na ito, talagang mas maganda po na iwalay natin ang manok at saka pabo. Kaya lang, depende po yan sa sitwasyon. Kagaya na sa sitwasyon ko mga kapatid, kapag iwawalay ko ang manok at pabo, mangangailangan ako ng madami-daming kulungan para paglagyan sa manok at sa pabo. Pero
ang isa pong nakikita kong pwede pang nating isama ang pabo at manok, mga kapatid. Kung nakikita nyo, yung una kong batch, yan, hindi pa po yan agresibo. Maging itong pangalawa, yan ganyan kalaki. Pagdating na po dito sa pangatlo, yan, nagsisimula na po yan. At lalo na pagdating na dito sa apat, itong sinigrigit ko na yung wala na pong manok. Wala nang manok na kasama kasi dyan po sila, kumbaga, kung sa tao po yan, sipat na, mga kapatid. Yan. Kasi yun, yung mga kasama niyang manok, yun, may sugat dito sa pakpak. At ang isa pa nga nun, mga kapatid, talagang namatay po talaga. Kasi tinuhak ng tinuhak hanggang bumao na sa bato, naabot na sa buto, naalis ng laman. Yun, talagang siguro no, namatay po siya sa sobrang sakit. So yun po ang posibleng ma-encounter ninyo sa mga gumagamit po ng ilaw para makatipid po kayo. Yun, pwede nyo po isama sila mga siguro hanggang isang buwan lang, mga kapatid. Pwede pa po natin silang isama sa isang brooder pin. Pero pag mayroon po tayong paglalagyan ng ibang kulungan, mas maganda po isiparit na natin pagkaabot nila ng mga isang buwan. Para po talagang lupig po ang mga sisiw ng manok. Kasi po, pagdating po nila ng isang buwan, mga kapatid, kung nakikita nyo, yan, yung pangatlo ko pong batch ng sisiw ngayon, tingnan nyo, napakalaki na po ng agwat ng kanilang laki. Mas malaki na po ang pabo kumpara sa manok. So, sa paraang yan, dyan ko po lang nakita ang dapat natin gawin ay iwawalay natin ang manok at saka pabo sa ganyang edad na po. Pero pag sisiw pa po, lalo na pag gumagamit kayo ng ilaw sa mga sisiw, yun, para makasave kayo. Kasi paano po yan, pag limang sisiw ng manok, limang sisiw ng pabo, kapag iwawalay mo yan, sa ganung paraan, dalawang ilaw po ang ating paggaganahin. Kaya gasto na po sa kuryente. Pero sa pagkakataong ito, mga batid, yan, yung pinakabata ko pong batch ngayon, tatlong araw na po yung pabo at kaninang umaga pa yung manok, talagang nakikita ko, mga kapatid, na pwede pala sa ganitong setup na hindi tayo gagamit ng ilaw. Pero susubukan ko po muna, kumbaga tisran pa natin yan kung talagang okay ba sa pabo na walang ilaw-ilaw. Sa manok, okay na okay po yan, mga kapatid. Sa manok na walang ilaw, ang gagawin lang natin, ilagay natin sa carton or styro or ice bucket. Yan, kagaya ng nakikita nyo yung sa akin. Yan, pagkagabi po, tatakpan natin ang yung pinaka-itaas. Kumbaga, magtitira lang tayo ng pwedeng daanan ng hangin. Yan. Nang sa ganun, yung sisiyo sa ilalim ay makahinga at yung init na dala ng ating takip sa itaas, yun po ang magsisilbing comfort nila para po sila ay mag-survive. At pagka umaga po, papainitan lang natin or kung nasa itaas ng bahay, patatamaan natin ang araw. Nang sa ganun, malasap rin nila, kailangan rin kasi yan ng sisiyo yung matamaan sila ng araw. So, yun po ang pwede natin gawin. Pero test run pa po yan, mga kapatid. Kasi isa po sa pinaka-critical na edad ng pabo ay yung D-old hanggang sa 3 months old. Yan po, mga kapatid. Yan po ang pinaka-kailangan talagang i-survive ng ating pabo. Kasi kapag sa D-old pa lang, umabot sila sa unang buwan at ikalawang buwan, pag hindi po tayo nakapag-prepare o hindi po natin alam ang dapat gawin sa unang araw hanggang sa pangatlong buwan, talagang magtataka na lang tayo pagdating nila ng 60 days to 90 days, bigla na lang yang manghihina at ayaw kumain. Pagkatapos niyan, yun, talagang, kaya yung sinasabi ko ngayon, tisran pa po yan, mga kapatid, kung okay po ba sa pabo na di na natin gagamitan ng ilaw sa araw at sa gabi. Yan. Yang limang pabo na yan at dalawang manok, yan po ang magiging tisra natin. Pero talagang itong manok na ito, talagang mababansot ito pag hindi ko to iwawalay sa susunod na mga darating pang linggo o mga dalawang linggo mula ngayon.
kasi nahuli ito ng tatlong araw. At itong mga pabo na ito, mga patid, kaya lima lang po yan kasi dalawang inahin po ang nagpisa sa akin, yung pangalawang batch. At ito, natira po ito, mga kapatid, yung limang sisiw na yan. Kumbaga, mga huling napisa po ito. Kasi inaraw-araw po kasing kunin nyo, pag may napisa ngayon, pag tumuyo yung kanyang balahibo, kinukuha ko po at nilalagay dito sa brooder pen. So, yan po. At sana loobin ng Diyos, mga kapatid, sa mga nagsusubaybay po sa aking channel. Ibibigay ko po sa inyo sa susunod na mga buwan kung ano pong update nito sa limang sisiw na ito at dalawang manok, mga kapatid, na hindi ko po ginamitan ng ilaw. Iwinalay ko po sa inahin at inilagay ko dito sa ice bag o styro na hindi po ako gumamit ng ilaw. At titingnan natin. At sa susunod, pag okay po ito, yan. Isa po yung kaalaman na ating dapat matutunan para hindi tayo masyadong gagasto sa ilaw o kuryente. So, ayun na po, mga kapatid. Kumbaga, sa tanong talaga na pwede bang isama sa isang brooder pin ang manok at pabo na sisiw, ang sagot yan, pwede. Pero pagdating ng isang buwan, posible pong maka-encounter kayo na yung mga manok ay magkasugat ang pakpak, ang likod, at pwede pong mamatay minsan ang manok kasi may manok na po akong namatay na dahil doon sa tusik-tusik o tuhak-tuhak. At yun nga, yung ibang manok rin na uubos yung kanilang balahibo sa likod at pakpak, kagaya ng ipinakita ko sa inyo kanina, yan yang iwinalay ko na po sa kanyang mga kasama na pabo, yan. So yan po, mga kapatid, pwede, pero mas maganda po na iwawalay natin ang manok na sisiw pagdating nila ng isang buwan pataas sa mga pabo. Kasi mas madali pong lumaki ang pabo kaysa sa manok. Yun po ang diferensya, mga kapatid. Talaga, kung minsan, mababansot po talaga sila. So, yan lamang po ang gusto ko pong itawid sa inyo, mga kapatid. Pwede, pero posible pong may ma-encounter tayo na problema kalaunan. Pwedeng isama ang sisiw na pabo at manok, pero posible pong maka-encounter tayo ng problema sa susunod na mga buwan. Pwedeng ikamatay ng sisiw na manok. At ganito po, hindi po ako naka-encounter ng pabo. Hindi po ako naka-encounter ng sisiw na pabo na naubos ang pakpak ng dahil sa manok. Basta't magka-bats lang po sila, kung magkasabay lang po sila mapisa at isinama mo sa isang brooder pen, madalas po yung manok po ang nagkakaroon ng problema. Naubos ang balahibo sa likod, tapos yun, nagkakasugat minsan ang pakpak na talagang bumabao na sa buto. Yun po. So hanggang dito na lang, mga kapatid. Sana po'y nagustuhan ninyo at napulutan ninyo ng kaunting aral ang video kong ito. Sana'y huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share. At sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel, sana'y huwag niyong kalimutang mag-subscribe, click ang bell button para ma-notify ka ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog. Bye-bye!